kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ating ginugunita si San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik na ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinibigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya namang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan na ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagkapaimbabaw at kasamaan. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod na mga taong namuhay ng matuwid at sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahuna ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Napakagandang pagnilaya ng ating unang pagbasa ngayon mula sa sulat, ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sabi niya, "Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo." Kahit ang banal na kasulatan nagsasabi na ang katamaran ay walang puwang sa pagiging isang mabuting Kristiyano. Nagpapaalaala sa atin ni San Pablo sa pamamagitan ng kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, ang ating unang pagbasa ngayong araw, na ang katamaran ay dapat hindi ugali ng isang Kristiyano. Bawal ang tamad kung gusto natin maging mabuting Kristiyano. Sabi nga niya, kami nga nagpapagal, nagpapakahirap, dahil alam namin o gusto namin na hindi maging pabigat sa inyo. Paalaala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sapagkat ang kasipagan ay pagkapahayag ng pananampalataya. Mga kapatid, ang kasipagan ay isang ugali ng mabuting Kristiyano. Sapagkat kung talagang gusto niyang maging maayos
ang lahat ng bagay na kaniyang ginagawa, pagpapaguran niyang ayusin ito. Hindi na kailangan pang ipagpabukas pa. Paminsan ganyan ho tayo, no? Mahilig tayo sa mamaya na. Mamaya na. May bukas pa naman. Na kung pwede lamang sanang gawin ngayon, eh magagawa na sana. Ngunit, mas pinipili natin ipagpabukas pa ito. Ipagpamamaya na ito. Hindi iyon ugali ng isang mabuting Kristiyano. Kaya maganda yung paalaala sa atin ni San Pablo. At sabi pa niya, huwag pakanin, huwag pakainin ang ayaw magtrabaho. Sapagkat sa panahong ito, medyo mahirap ang buhay. Bukod sa sila ay inuusig, kakaunti rin ang kanilang pinagkukunan, ang kanilang resources. Kaya sabi ni San Pablo, huwag pakainin, huwag pakainin ang mga tatamad-tamad. Lalo na po ngayon sa panahong ito, napakahirap ng buhay. Parang ang hirap sikmurain na nakaupo ka lang maghapon at nagse-cellphone at nag-iintay ng pagkain. Hindi. Hindi iyon ugali ng isang mabuting Kristiyano. At ngayon sa ating ebanghelyo, ito pa rin ay pagkapatuloy ng mga paalaala. Medyo hindi magandang paalaala ng ating Panginoong Hesus hinggil sa mga Pariseo at mga Eskriba. Ipinagpapatuloy niya ang pagpapahayag ng kanilang tunay na kulay, ng kanilang tunay na pag-uugali. Sa Ebanghelyo, binanggit ng ating Panginoon na kayo ay mahilig mag-ayos, maggayak ng kaganda, ngunit ang inyong kalooban ay punong-puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Talagang hindi masikmura ng ating Panginoong Hesus ang pagpapaimbabaw, ang pagiging ipokrito ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Naway maging paalaala sa atin ito na talagang suriin natin ang ating kalooban. Ano nga ba ang nilalaman ng ating puso at ng ating kalooban? At paano natin sinusuri ito? Isang magandang paalaala para sa ating lahat. At ngayon, ating ginugunita si San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Isa sa kanyang napakalaking contribution sa ating pananampalataya ay ang kanyang pagkapaliwanag hinggil sa Santissima Trinidad o sa Holy Trinity. Si San Agustin ay isang pilosopo at isang teologo, philosopher and theologian. Nagtalagang ibinuhos niya, naging masipag siya sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya. Marami siyang na-inspire na mga santo rin para maging huwaran siya hinggil sa pagkatanggol, pagkapaliwanag ng ating pananampalataya. Kaya kumbaga, masasabi natin na ang mga ginawang sulat o mga libro o mga pagkapaliwanag ay isang malaking ambag sa ating pagkapaunlad ng pananampalataya. Maging huwaran natin si San Agustin sa kasipagan. Kasipagan magturo, kasipagan magpaliwanag. Hindi ito, kumbaga, naging hadlang sa kaniya ang katamaran. Naging masipag si San Agustin. Pangalawa, alam nating lahat na medyo hindi maganda yung buhay ni San Agustin noong una. Ito yung isa sa mga pinakakilala
Kapag nabanggit ang pangalan ni San Agustin, ang una agad maiisip, dating makasalanan. Dating makasalanan. Ngunit sa kasipagan din sa pagdarasal ng kanyang ina, si Santa Monica, at ang encounter ni San Agustin at ng Diyos, nagkaroon ng conversion. Naging obispo at ngayon naging santo, naging pantas pa ng simbahan. Kaya mga kapatid, sa ating paggalakbay sa buhay na ito, bagamat marami tayong maraming hadlang para talagang maging masipag ang bawat Kristiyano, marami ring pamamaraan para ang lahat ng ito ay ating maungusan. Ang lahat ng ito ay ating malagpasan. Naway magpaalaala sa ating lahat na ang kasipagan ay tanda ng isang mabuting Kristiyano. Na ang kasalanan sa buhay ni San Agustin ay hindi hadlang para tayo ay maging banal. Na ang kasalanan ay hindi hadlang upang tayo ay maging mabuti sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin ng pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Yeso Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, tunay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong
hiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang kalis linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo, sundin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpapanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kaniya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana. Kami po ay nag-aayaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan
at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming mga pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas ng Data Privacy, ACOP 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.